Mayroon po tayo ditong isda. Ayan. Isda, mga kaibigan. Ayan ang isda natin na ating lulutuin. Hiniwa ko na siya kasi nga malapad po ito. Ayan. Ayuda. Ayuda ito, mga kaibigan. Bigay sa ano ni Chris. Uncle ni Chris. Ayan. So, mayroon mga piraso-piraso dito. So, ang gagawin natin. Lagyan natin ng asin at paminta. Nagpakulo. Ano ko lang ito sa sabawan. Maganda kasi yung nakaano na sila, matimplahan natin. Uy. Maganda kasi ito pag matitimplahan na. Hello. Tumunog yung refrigerator. Bakit kaya? So ngayon, meron tayo ditong ano. Yung tanglad ko, mga kaibigan, palagi ko kasi yung ginagamit sa tsaa. Kaya wala tayong tanglad ngayon. Kunti lang pang amoy ng sibuyas, di ba? Uy, meron pa tayong malunggay dito. Oh, ayan. Meron po tayong malunggay at saka talbos ng kamote. Ayan yung talbos ng kamote na hugasan ko na po. Ayan, kasi nga pagdating ni Agoy-Agoy, meron na siyang kakainin. Ayan. So, nahugasan ko na siya. Ito na lang po at lagyan natin ng luya ang ating sinabawan. Ayan, ilagay ko lang ito buo dahil maganda siya gawin kong ng buo. Sige mga kaibigan, at tika lang, ito lang. Inuha ko lang yung ano natin, hiwain natin ito, oh. Ito ba, hiwain? Ay. Ayan, hiwain natin ito, oh. Hala, kumukulo na yung aking ano pala. Sige, sige. Kumukulo na. Bilisan natin. So, mag-ano tayo ng isang ganito. Hihiwain natin. Okay, hiwain natin ng mabilis. Kay sus, ang bilis ng oras, mga kaibigan. Parang kailan lang. So, ganituhin mo lang siya. Tapos, ilagay ko na. Ilunod na nato kay ano na. Oh. Kumukulo na. Tapos, ilagay na natin yung ating isda. Yung tanglad ko, wala na. Naubos. Ubos na ubos yung tanglad ni Inday Runing. Ayan, ilagay na natin itong isda natin. Ayan, oh. So, ito, kunin ko muna yung ating asin. Oh, di ba mga kaibigan, asin pa. Lagyan mo natin ang asin to. Uy, hala ka. Daming nilagay kong asin. Ayan, konti lang siya. Ayan, oh. Konti lang na asin. Ang ilagay natin. Kasi yan, may asin na din. Tapos, lalagyan na natin ng ano. Wala rin akong kamatis. Masarap itong tinula, lagyan ng kamatis. Pero maganda din naman yung ating, ano, ating, ay, hala, 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 hala ka, hala. Uy, nabasa na mga kaibigan, biskot na. Sige lang, ipadry lang natin, hala, nabasa, nahulog, pero okay lang. Okay, mabuti na hindi kamay yung nahulog, no? So, itong isda natin, lutuin muna natin siya. Mabilis lang yan. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng malunggay. So, yun na po. Hala, hindi pa ako nakaluto. Nang magsaing pa pala tayo. Magsaing muna ako. So, magsaing ako ngayon ng ano kay Christian. Si Agoy-Agoy. Magsaing tayo ng kanin ni Agoy-Agoy. So, pahinaan lang muna natin yung apoy habang nag-ano po siya, kukulo. Takpan ko muna pala to. Takpan lang muna natin. Ayan. So, balik natin itong ating luya. Ang dami nating luya. Alam nyo ba yung luya dito? Mura doon pag doon ka sa regular na tindahan. Pero pag doon ka sa mga market na mga oriental, ayan, mura-mura kahit papaano. So ngayon, kunin natin yung ating, ayan, oh, ating gulay. Okidok. So mag-ano muna tayo na nagkasa natin yung kaldero. Kasi hindi pa ako nakasain. Mabilis lang to, 10 minutes lang to pag gumukulo na ang ano. Magsain muna tayo ng bigas mais. Ayan mga kaibigan. Kunti lang ang lutuin kong bigas mais. Tamang tama lang ngayon at mamayang umaga.
Dito po kasi, hapon po kasi dito sa Florida. So, ayan. Tamang-tama na yan siya. Hindi na yan siya gaano kadami. So, doon natin yan ilagay. Mm-hmm. So, hala, ang bango oh. So, basta preskong isda, ang bango. Nangingisda kasi yung uncle ni Kano. Nangingisda yun mga kaibigan. Kaya kami, binibigyan din kami ng isda. Pero hindi masyado kasi nga malayo. Malayo sila. Subang layo nila, uy. So, pagpupunta yan dito, bibigyan kami ng isda. Minsan, walang isda. So, at least ngayon, na ano kami na, nabigyan kami ng isda, kunti lang. Yan, pang isang lutuan. Kasi may anak din siya dito. Uy, low pala to. Kaya, sabi ko ba to, hindi siya, no? Mahina pala. So, ngayon, tignin na natin. Uy, ala, ang ganda ng isda, oh. Ang ganda-ganda ng isda, oh. Tikman muna natin. Ay, ang ganda ng isda. Magustuhan niya ni Agoy-Agoy. Ano ka, ano to ata? Mahi-mahi. Ang puti ng ano niya. Ang ganda ng kulay niya, oh. Oh, ang ganda ng kulay ng isda na to, oh. Oh. So, ngayon, lalagyan na natin ng ano. Itong malunggay natin at talbos ng kamuti pala galing sa garden. Kulang. Kulang ang timpla. Okay. Ano, ang ganda ng isda na to. Tapos ayan. Tikman natin ulit. O, diba? Ang isda na to, walang mga buto. Alam nyo ba yung ulo nito? Iwan ko, tinapo na siguro nila. Sinabi ko nga kay Chris na pag mag-ano sila, sabihin mo na dalhin yung ulo. Pero yun sila mga kaibigan, parang takot yan sila sa ulo ng isda. Kasi ilang beses na akong hiningi yung ulo, wala mang ulong dumating. Walang ulong dumating, mga kaibigan. Iba ang Amerikano. Yung ulo, pag umalis niyan sila sa dagat, linis na ang dala nila, ganito na, wala nang mga tinik, wala nang buto. Yung mga ano ba, tinik, wala na. Tama na. Hindi na natin masyadong alatin. So, ayan. Sayang mga kaibigan kasi itatapon niya nila. Yung mga ano, ulo. Linisin kasi yan nila eh. Linisin. So, ang ano nila, i-fillet yan nila, isda to. Kukunin nila yung katawan, yung kayong ano, laman. Laman lang ang kukunin yan. Yung ulo, balik wala. Sayang nga eh, sarap sa bawin yun. Taba-taba pa ng mga isda na to. So, ang natira, yan na lang, meat. Meat na lang ang tatira mga kaibigan. Wala na. Okay, hala, ang bango. Oh. Ang bango ng ating malunggay na tinulang isda. Tinulang isda na walang buto, walang tinik. Maganda ito ilagay sa ano, sa baw ni Junior. Mayroon namang kanin na bigas mais. Hindi pa, ano ba itong mais ko? Hindi pa man kumukulo. Kumukulo mga kaibigan. Maganda sana pag kumukulo na eh. Para mag-ano na tayo. Ayan oh. So hindi na natin siya masyadong lulutuin kasi maluto na yan siya dito. Ayan at least. Aha, na-mix na siya. Tikman ulit natin. Kita nyo yun? Ang isda. Mm-hmm. Lalo na to pag may tanglad. So magtanim ulit ako ng maraming tanglad kasi yung tanglad ko, what na? Naubos ni Inday sa pag lagay ko kasi yan ng limon at saka honey at saka ano ay wala na to lemon, honey, tanglad yan. Masarap. Tinulang isda green na green, berdeng berde. So ngayon hayaan muna natin yung sa dyan. At least so ang ating atupagin dito ay itong bigas kong mais.
na hindi pa siya kumukulo. Kuha tayo dito ng anong i-ready natin. Meron akong stock dito mga kaibigan na bigas mais kasi nga kanin din na bigas rice, palay. Mm-hmm. Palay ito at mais. Oh, ayan. Kasi nga, alam mo naman, mahilig tayo sa mga bigas mais. Kaya, dami pang bigas doon eh. Nilagay natin dito. Ayan o, tika lang po. Ayan. So, ano ko, ilagay ko siya dyan. Ayan o. Yung pinong-pino to ha. Yung mais ko dito, pinong-pino. Kasi gustong-gusto ni Chris yung pinong-pino eh. Parang powder na. Ibigin ko ba ni Kano eh? Gusto niya yung powder. Ako gusto ko yung talagang number 13 na may makikita ka pang piraso, di ba? Ito kasi pag maluto na, pinong-pino yan. Pero masarap po siya sa lugaw. Ito yung nilulugaw. Diyan kami lumaki mga kaibigan. Kasi nga kami ginigiling pa namin yan sa bato. Naalala niyo yun, may bato. So ginigiling pa niya namin ng ilang oras. Tapos mag-aligig pa. Alam niyo yung aligig, yung isiparet, yung songo, yung... Diba yung mais kasi, meron kasi yung mga isiparit yung malalaki, malalaking grano, maliliit na powder, at saka yung sungo niya, meaning yung hindi natin pwedeng kainin. Kasi pampakain yun ng manok namin eh. So in, ginaganon yan, ginaganon-ganon pa yan, ginaganon-ganon pa yan. Diba? Pero alam niyo yung ano, nigo? Nigo na ganito mga kaibigan, pero ano po siya, gawa po siya sa... Gawa po siya sa ano bang tawag doon? Uway? Uway ba 'yun? Uway 'yan sa Bisaya eh. Gawa siya sa uway, 'di ba yung basta uway or minsan siguro ginagamit siguro yung ano, yung kawayan. Basta pamilya ng kawayan, uway ang tawag diyan sa amin. So ngayon, ganito po ang itsura niya mga kaibigan. Kukuha muna tayo dito ng tinidor at saka so yung 'di ba pagkatapos naming nagiling ng ano manual nagiling na bato sa mais, meron pong nigo yung oblong na sabi ko sa yung uway or pang-aligig, ginaganyan-ganyan yung mga kaibigan oh. Ginaganyan-ganyan yan, sus namimiss ko talaga yan kasi nga pagtanim, paglinis pa ng bukid, pagtatanim, pag-aabono, pag-harvest hanggang naging ganito po mga kaibigan, ginagawa namin hanggang ginaganyan-ganyan pa namin yan. Kasi nga may mga junk doon na mga na hindi natin pwedeng isali na ganito. Dapat kasi malinis na ganyan. So ginaganyan-ganyan yan namin. Nakakamiss nga yun eh. Tapos masiparit naman yung malaking grano at ganito. Grabe talaga no? Grabe talaga tayo katalinto no? Kasi nga, ginaganong pa namin, nasiparit din yung sungo na pampakain ng manok, yung pinong-pino, at saka yung may mga grano, nasiparit talaga siya. Namimiss ko yung ganon. Ginaganon-ganon pa yan, diba? Sus, nakamamiss talaga. So, na-experience ko talaga yan, kaya ako hindi ko talaga ako nagsisisi na lumaki ako sa hirap. Kasi marami akong experience na hindi na-experience ng ibang tao. Kaya sobrang ka-proud talaga ako eh. Gustong-gusto kong balikan talaga yan. Gustong-gusto kong balikan yan mga kaibigan kasi napaka ano na experience. Talagang masaya na experience. Mga karanasan ko. Sus, ang ganda. Iwan ko kung hanggang ngayon may ganun pa ba. I'm not sure, no? Pero siguro mayroon pa. So, doon din ako natuto nung maliit pa ako. Kasi nga, sus... Alam nyo naman, yung ano ko, yung lula ko, nasa bukid. Nasa bukid, tapos minsan ako lang nasa bahay, gumigiling ang laki ng bato. Gumigiling, tapos sabihin, oh, mauna ka muna doon. Kasi sa kapitbahay lang kami nagigiling, at saka yung auntie ko, mayroon silang bato. Kasi kami, wala kaming, pumupunta lang kami sa kapitbahay, sa mga kaibigan namin. Pahinaan mo lang yung apoy, mga kaibigan, ha? Sus, grabe ang tuwa-tuwa ko talaga noon. Oh, natuto din ako, pero iwan ko ngayon, ano, kasi matagal na. Ang tagal-tagal na noon. Sus, ano na, matagal na din ako dito sa US. So, parang, siguro, malama, ano ko pa yung ganyan-ganyan, siguro na, sus, grabe katali. Ginaganon-ganon pa yun, oh.
Pinaganon-ganon pa yan, oh. Sus, nakakatuwa. Nakakatuwa ang experience ko, kaya I'm very proud talaga na lumaki ako sa hirap dahil doon sa, dahil sa paghihirap, narating ko yung aking mga plano sa buhay. Natuto akong na magsikap sa aking sarili. Natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Lahat-lahat na naging responsible ako sa aking sarili, mga kaibigan. Alam niyo yung ganun? Parang proud ka. Parang proud ka sa sarili mo na, uy, dami kong karanasan dito na talagang pawis, luha, walang tulog. Nakayanan ko. Kaya, yung paghihirap natin, mag-ano din tayo, hindi natin yun ikakahiya or ikaka... Diba na, oh, mahilaki sa hirap. No, dapat proud ka. Kasi dahil doon, dito sa mais na to, lumaki yung ating mga buto sa katawan. Dito tayo lumaki, dito tayo nagkaroon ng kaalaman. Diba? Yung malunggay, Jesus, kasama namin yan palagi. Kaya, hanggang ngayon, araw-araw man yan kami yan noon sa amin. Araw-araw kami, wala pang ang isda yan eh. Malunggay lang nga, tanglad. Dami naming tanglad doon eh. Lagyan lang nang wala. Yan ang ulam namin, sabaw. Sus, yung mga ibang tao, ibang mga malalaking mga tao, lumaki dyan. Sus, mga kaibigan. Hindi, maganda po yan sa atin. Kaya nga yan, binigay sa atin ng Diyos dahil malaki ang sustansya. Na yung ano niya. Asa yung takip nito? Pero alam niyo yung malunggay, super power food yan. Power food. So, hindi ko na tinatakpan yung malunggay kasi nga, pagkatakpan ko siya, masisira. Masisira siya, masobrang overcook. So, hinihintay ko pa yung aking mag-ama. Okay, so yan po mga kaibigan, ano, paluto pa to, hintayin lang natin ito ng mga siguro mga 5 to 10 minutes. Basta pahinaan mo lang yung apoy mo, kasi nga masusunog yan pag sobrang lakas. So very low po yan, nasa low po ako. Pag medium hindi yan, masusunog po yan. Hindi maganda kasi pinong-pino, oh, masusunog. Pero alam nyo, masarap din kasi yun kapag sunog eh, mabango. So ang ibig sabihin yun, dukot. Yung ano, nasunog na kanin. Ay nako, ang sarap niyan pag nasunog na kanin. Ilagay mo, lutuin mo, gawin mong kape. Agoy, ang sarap. Maamoy mo talaga na ang bango-bango. Iwan ko kung ma-appreciate ninyo, pero ganun kami. Yung mga bigas, ang dami namin mga mais. Eh, nagtanim ng mais. So, pati kape, mais. At saka sabi nila, gamot daw din ng pasmo yan. Pasma, yung nalipasan ng gutom. Gamot daw yan mga kaibigan. Kaya ay... Kasi kami minsan, nalipasan din kami ng gutom. Uy, kasi trabaho-trabaho din sa aming bukid noon. Nalipasan din kami ng gutom kasi nga wala kaming relo. Nagdidepende lang kami doon sa araw, kung saan na yung araw ngayon. So kami, trabaho ng trabaho. Tapos, hindi na namin namalaya na anong oras na pa lang. So pag masakit na yung ulo ko, sobrang nasakit. Ay, inom ka lang ng magsunog ng bigas. Yung dukot, sunugin. Tapos lagyan ng mainit na tubig. Inumin. Wala ng mga kaibigan. Wala ng asukal. Diretso na. Di okay na sa all right. O sige po. Ingat po kayong lahat ha. God bless. Hugasan ko muna itong ating ano. Pero hala. Itong ano ko mga kaibigan. Kukunin ko kasi sus ko. Ilagay ko to sa ano. Nabasa. Pero okay lang yan. Ayan. Ang mga mababasa ay matutuyo naman. So, okay sa all right. Eh, dito ko lang ito ilayo kasi si Agoy-Agoy, pag dumating yon laro-laro yan. At saka mahugasan ko din to. Oh, good idea din kasi medyo matagal-tagal na din yung walang hugas. So, mayroon din palang reasons. Mayroon din palang rason. Bakit siya nagkaka? Nalagay ko doon. Kasi matagal na itong walang hugas talaga. Honest. I be honest.
nakakatuwa naman pala to, no? Ah, nakakatuwa. Kaya, oh, at least, manuan ko siya malinisan. So, yan po mga kaibigan, ang buhay natin, laki sa mais, bigas. Yung iba naman kasi, laki din sa palay, mga rice, yung kanilang tinatanim. Kasi sa amin kasi, sa Negros, sa Dumaguete, at sa Bukidnon, meron namang palay sa Bukidnon, pero wala kaming palayan. Wala kaming palayan na ano. Ano lang, meron lang kaming kunting mais. Pero sa ano po, ay nasira pala siya mga kaibigan. Oh. Nag-retire na to. Nasira na siya oh. Pero sige lang, i-ano lang natin siya, nabiak. Tingnan ko lang kung mapwede pa ba natin gawa ng paraan niya. Wala na kung mawal. Ano na yon? Wala na kung pag... Anuan? Wala na akong pang-ano ng aking paper. Pang, yan kasi ang gumigiling eh. At saka laging, dalawa ito eh, nahulog. At saka, ano kasi yan eh, babasag yun. Ang nangyayari. Yun po ang nangyayari pag babasag yun. Mabuti nga yan, gumana pa. Pero iwan ko... Bibili na lang ulit tayo ng ano paper, ground paper. Maganda pala yung black paper sa katawan natin. Kaya kung magluto kayo, maggumamit kayo ng black paper. Kasi may magandang ano pala yan sa katawan natin. May magandang epekto rin. Kaya pala, mga chef cook, palagi nagpe-paper. Pero ako, ganun naman talaga ako. Hindi ko alam na mayroon palang ano eh. Magandang beneficyo yan sa katawan natin. Meron akong isda dito mga kaibigan na dinipros ko kasi gawin ko sana yung ano. Ayan o, oh, nadipros na siya. Ayan, lulutuin ko yan siya. Gawin ko siyang pagsimbin ko sana yan kanina. Mapaksiw. Pagsiwin ko sana yung kasama yung isda. Sabi ko, eh, masarap itong anuin. Pilain. Kaya pinula na lang. O sige po, ha? Ingat po kayo, ha? Magandang araw sa inyong lahat dyan. Magandang hapon, gabi, tanghali. Ayan, lagi po kayo mag-iingat. Ang kayo magpunta, magdasal sa ating mga kaligtasan. Para naman tayo ay gabayan palagi sa ating mga gawain sa pang-araw-araw. Sige mga kaibigan, God bless. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Medyo. Ayan, madali lang itong hugasan. Mabilis lang. Kailangan ko din ng bagong mga sponge. Oh. Ito ba? Nagre-retire na itong mga sponge ko. Pero lagi ko din yung nililinis. Nilalagay ko yan sa ano? Sa microwave. Nilalagay ko. Nilalagay natin kasi kung ano mga bakterya natutulog dyan. Natanggal. Kaya nilagay ko sa microwave. O sige po. God bless. Bye-bye.